What's up, Automatic Works? Nandito naman ako para magbigay ako ng konting review lang sa ginawa ko kaninang Hyundai Accent 2012 automatic transmission, mga sir. So, sabi ni sir sa atin, nag-stack daw sa third gear, tapos yun nga, umuuga sa reverse. Ayun, ang ginawa natin, mga sir, in-scan muna natin. Pagkatapos natin ma-scan, nabasa po natin yung code, marami po siya, mga sir. Umabot po ng 6 yung code, okay? So, nandun na rin po yung stock third gear, hindi na gumagalaw. Binasahan natin sa scanner yung transmission. Okay, na confirm natin na yung sira is stock po siya sa third gear at may kalabog sa reverse at drive. Okay? So, ang ginawa po natin, nag-perform tayo sa ECU repair. Tapos, pagkatapos ma-repair, mga sir, nung pagkabit ng ECU, ay meron pa pala siya mga ibang problema. Kagaya ng wala po siyang aircon, hindi gumagana. Yung pan ng radiator, hindi gumagana. Yung pan ng aircon, hindi gumagana pag pinipindot yung aircon. At wala pong check engine. Nag-troubleshoot pa ulit ako. At re-troubleshoot ko pa yung dashboard para magka-check engine si sir. At yun nga, nagka-check engine na po. Kahit anong sensor ang binunot ko sa makina, wala pong check engine. So, nangamba ako. Kala ko nung una is nakatampered yung pala. Hindi ko lang alam, baka yung lost contact na siya, mga sir. So ngayon, nagkaroon na po siya ng check engine, kaso wala na po yung stock third gear, may 1-2 na po siya, may 3. Ang kaso, kumakalabog po siya sa reverse at saka sa drive. At na-find out ko po, mga sir, na may sira po ang kanyang speed sensor, vehicle speed sensor in input. Okay? So dalawa po yan, vehicle speed sensor. Sintomas ng vehicle speed sensor pag sira po yan, mag-i-stack third gear po yan. Magkakaroon po yan uga ng reverse at magkakaroon po ng uga sa drive. Okay? Na-prove ko na sira dahil binasahan ko po na nakasaksak yung speed sensor, naka-on, naka-start, at binasahan ko po ng bench test. Okay? So sa bench test, parehas po sila may reading pero masyado na matataas ang reading. Hindi kagaya ng isang sensor ng output speed sensor is nasa 5 ohms lang. Yung isang sensor, yung vehicle speed sensor input, matataas na po ang kanyang reading, mga sir. So, na-find out ko na sira. Ngayon, pinagana ko ulit yung sasakyan, pinaandar ko. Pagkatapos umandar, pinatakbo namin at sinaksakan ko ulit na scanner at yun nga po, ang lumabas na sira ay turbine speed sensor input. Okay? So, dito po yung video natin, mga sir, mapapanood nyo. So, hindi po lahat ng Hyundai Accent stock third gear is ang problema ay ECU po. Okay? Kailangan pong i-troubleshoot ang sasakyan. Okay? Para hindi po masyadong lalaki ang gastos natin, mga sir. Yun lang po. Maraming salamat. Automatic Works, mabuhay. So, Automatic Works. So, meron tayong i-diagnose ngayon na Hyundai Accent 2012 automatic transmission. Okay? So, naka-on yung susi. Testing natin to. Kung buo pa ba. Park, reverse, neutral, drive, 1, 2. So ito, hindi po naka-on. Naka-on lang, hindi siya naka-start. Ngayon, scan muna natin kasi stock third gear daw si sir. So, sa pag-scan, malalaman nyo dito. Kung dyan putol o di kaya dito, dapat makikita nyo rito. Ito, dito kayo magbabase. Sa scanner. Dito, 50-50 lang yan, tsaka dun. Kasi di natin alam kung putol o walang supply. Ngayon, sa engine ni sir, meron siyang code. Yan, P0134. Auto sensor circuit no activity detected. Detect. Bank 1, sensor 1. Okay? Sa engine yon. Ngayon, sa transmission tayo, kung mapansin nyo, hindi muna natin pinaandar. In-scan ko muna. Wala muna ang andar. Ang code ni sir, 3. P0748, pressure control solenoid A. Tapos, P0717, input turbine speed sensor A, no signal. Pangalawa. Tapos, pangatlo, pressure control solenoid A, P0748 ulit. Ngayon, pag okay na po yan, mga sir, huwag nyo i-delete. Okay? Huwag nyo i-delete. Punta kayo dun sa system kasi onboard lang yung binasa natin. Punta kayo sa system ng sasakyan. Yan, basahin nyo po, Hyundai mismo, pasukin nyo. Pagkapasok sa Hyundai, sa onboard kasi minsan walang babasahin yan eh. Hyundai, hanapin mo yung year model, 2012, 16, 15, 14, 13, 12, 11. So, 1.4,
Okay. Automatic. Yung automatic tsaka manual, ano lang yan, settings lang yan dito. Kahit manual, pwede yan, papasok yan. Kasi settings lang yan. Pag manual, isa-isa. Pag automatic, diretso na. Engine control system. So, read fault code tayo dyan. So, meron, no? Doon sa kanina, isa lang ang nabasa. Sa onboard. Dito, sa engine, sa onboard, isa lang. Dito, tatlo. Ayan, no? Auto sensor circuit, no? Activity detect. Bank 1 sensor. 1. Tapos, P0616. Starter relay circuit low. Ayan, no? Tapos, system to reach at idle bank 1. Ayan, kung nakita nyo mga sir, tatlo. Pero sa onboard natin, isa lang. Yun ang pinagkaiba. Kaya sabi ko, mahalaga talaga, scan muna. Okay? Tapos, kung napansin nyo, automatic transaxle. Basahin natin. Read fault code. Kanina, dalawa lang yon. Tingnan natin dito. O, sakto, dalawa. Okay? So, pressure control solenoid A, P0748. Okay. Tatlo dapat. Isa lang to. Pero dito sa kanya, naging dalawa na. Yun, input turbine speed sensor A, yun. Bali, dalawa na siya, mga sir. Ito, sensor to. Ito, valve naman to. Okay? So, tingnan natin. Buksan ko muna dun sa harapan. Test ko muna yung signal niya kung okay pa ba. Ngayon, paandarin pala muna natin. Kung proba na may kalabog tayo dito sa reverse, okay? Yan. Naka-park. So, back natin to. Punta tayo sa data stream. Right, so, engine tayo. Tingnan natin dito sa engine. Merong engine RPM, vehicle speed, throttle position. Yung input speed sensor, 0 na lang. Ayan o. Naka-0. Dapat, ang reading yan, parehas ng reading dito. Pag walang reading yan, pag may reading yan at wala to, kalabog sa reverse yan. Hindi lang kalabog, hindi nag-i-engage yan. Sa automatic yan. Revolution natin. Yun, wala. Naka-0 lang siya. Ibig sabihin dito, hindi mo makikita yan. Pero dito sa scanner, kita mo. Hindi siya makapagsinungaling dyan. Punta tayo dito sa isa. Yung output speed, saka na to pag tumakbo. Makikita yan. Gear ratio, saka na yan pag tumakbo. Ngayon, next tayo. Yan. Pagdating dito, makikita nyo mga sir, sakto yan. Shift lever switch, naka-park, current gear, park neutral, next gear position, number 3. Naka-park, number 3 yan, tama. Pag unang start, dapat naka-number 3 yan. Pag pinasok natin to sa reverse, ito, magna-number 1 yan. So, pasok natin. Pagka yan ay nag-number 3, so, may problema sa sakyan. Pasok natin. Ayun, Umuuga, naka-number 3. Hindi siya gumalaw. Ayan, naka-number 3. Reverse. Naka-reverse na yung mga position. Naka-reverse na rin doon. Reverse na rin dito. Neutral. Pag malakas ang kalabog, bad shot yan. Pero pag ang kalabog mahinahon lang, mahina, o kaunti lang, ibig sabihin good yan. Ibig sabihin gumagana yung transmission mo ng maayos. Reverse natin. Ayan, hindi pwede yan. Yung paglagay mo pa lang, lagabog agad. Okay? So, dito, hindi yan makapagsinungaling. Sa shift lever position, naka-drive. Pero dito, D. Pero yung current gear niya, number 3. Okay? Doon, hindi mo makikita yan. Dito, kitang-kita yan. Okay? 3. Dapat 1-1 yan. Pag i-manual mo to, kita mo doon, naka-number 3. Yan. Dito, naka-number 3. Naka-sports mode. Dito, walang sports mode yan. Taas natin, up. Wala nang up. Wala na rin, hindi nagbago pati yon. Down natin, hindi rin nagbago. Wala na yon, wala na dito, wala na rin dyan. Balik natin. Okay, so walang 1, balik natin. Ayun, Umuuga, malakas. Ibig sabihin, may problema ang transmission, either electrical, valve, o ETF, o sensor, ano pang sensor. Alright, so troubleshoot muna natin. So, hindi natin binura yung mga code. Nandyan pa rin, hinayaan ko lang. So, tingnan natin kung sa gagawin natin, hindi natin delete yung code kung maging maayos siya. Okay? Tara. Yung mga sir, yung speed sensor po ng accent, yung nasa likod na yon, yun, output yan. Ito, output dapat walang putol yan. Output sensor yan. Ito naman sa harap, yung nasa ilalim, dito, pinaka-ilalim. So, ayusin ko lang. Ito naman yung tinatawag nating input.
input sensor. Okay. Intact. Yan. Yan yung tinuturo niya. At yung isang, at yung oxygen sensor, tinuro niya. Ito. Ayun, putol na mga sir. So, probe. Disconnected. Ibig sabihin putol na siya. Putol, ayan o. Oh. Kung nakita niyo mga sir. Ayan, kaya pala disconnected. Ito nasira. Binunot. Nagbabago ang ano nito sir. Pag napu, na ano to. Ayan o. Oh. Palitin to. Papalitan talaga to sir. So, saka na lang to. Magalaw. Sigo, na ano eh, nagkaka ano siya. Ayan. Hindi kasi pwedeng madugtong yan. Yung dugtong lang na normal. Hindi pwede yan. Yan yung bank 1. Ang bank 2 naman yung nasa ilalim. Okay, tinanggal na pala. Ito pala, yun. Isa oh, tinanggal na. Wala nang ano, nakakabit. Okay. Okay, so hayaan lang natin yan. Tinanggal na eh. So dito tayo ngayon sa loob. So yung sensor, prove na wala na yung isa. Tapos yung ito namang input sensor, buo pa naman sa ilalim. Okay, so tanggal tayo ng ECU. Ayo, automatic work. So idagdag ko lang pala mga sir. Pagka pala yung sasakyan nyo na Hyundai Accent is nag-stuck sa third gear. Hindi lang po stuck third gear ang dala niyan. Andyan po yung humihina yung aircon nyo. Okay, so akala nyo ang problema ay compressor o kulang kayo sa freon. Pero ang problema na po niya mga sir, kasama po yun sa stuck third gear. Tapos, yung pangalawa pa niyan, yung alternator mo, akala mo sira. Kasi yung battery mo, hindi siya nag-charge. Ibig sabihin, olats. Olats siya pag nag-aircon ka. Bukas ka ng aircon, accessories. Kasi, ang bulb po natin nito, pumapasok po niyan, 12 volts. Kung anong supply ng battery, ganun din po ang pumapasok sa bulb. Kaya kailangan, hindi po siya magpipail. Kasi pag nag-fail siya ng karga, papunta dun sa solenoid valve, mahina rin po ang solenoid valve. Hindi basta-basta mag-open yun. Yun po yung karagdagan sa ating stuck third gear. Yung eco mode, hindi yan umiilaw. Nang kahit nananakbo ka, hindi yan umiilaw na nakababad. Kahit nag-60 ka o 80 ka, hindi iilaw yan. Yung alternator mo, akala mo sira. Kasi hindi siya nag-charge. Nalulubatan ka pa niyan. Yun, maraming tendency niya, malulubat ka, magpalit ka na lang talaga ng battery. Tapos yung aircon mo magiging malamlam. Hindi siya gaano malamig, minsan malamig, minsan hindi. Pero maraming beses yan na hindi malamig. So yun po yung karagdagan natin pag nag-stuck third gear po yung Hyundai Accent. Ewan ko lang sa ibang model, pag nag-stuck kayo sa gear. Pero pagkakaalam ko yung mga SUV, hindi ganun eh. Parang kaunti lang pitik naman sa kanila pag nag-stuck sa gear eh. Pero ito, pag Accent, ganun katalino yung gumagawa ng Accent mga sir. Okay, so yun lang. Next topic naman tayo. So yun lang idagdag ko sa inyo mga sir. Battery, aircon at yung eco mode. Alright mga sir, so nakakabit na po yung ECU balik. Tinanggal ko to kanina, so naibalik na po ngayon. Okay, so pasok tayo sa loob. Papaanda rin natin. Alright, so dito na po tayo ngayon sa loob. Okay, so on lang natin yung susi. Kasi kanina kung napansin nyo, malakas ang kalabog nito mga sir. So ngayon tingnan natin kung meron pa ba. So hindi muna natin scan, paandarin ko lang muna. Start habang malamig pa. Park. Okay, nag-start siya. Alright, so pasok natin kaagad sa habang malamig para malakas ang kalabog. Pasok natin sa reverse. So na-reverse siya. Neutral. Drive. Ala. 1. 2. Reverse. Okay, so naka-park. So ito na po yung status niya ngayon. Naka-andar. Ngayon, iscan natin yung transaxle. Red fault code, no DTC. Wala na yung DTC na input turbine tapos yung P0748. Wala na. Ngayon, basahin natin yung, ayan, tingnan natin, read fault data, wala na. Ngayon, basahin natin yung read data stream. Tingnan nyo mga sir, meron siyang zero yung input sensor, ayan o, zero. Tapos yung engine RPM, okay naman.
Ngayon ipasok natin siya. Pagka naka-zero 'yan, may kalabog pa rin 'yan. Tapos pero may 1 2 3 na siya. Ganyan ang sinyalis pag walang input shop speed sensor 'yan. Naka-park, neutral, naka-1 na siya. Reverse dapat 1 lang 'yan. Ayan, naka-1 siya. So, okay, naka-reverse 1, neutral 1 lang din. Tapos drive 1 lang din. Alright, tapos may up na siya, may down. So, ang nawala, sensor. So, hindi lahat ng stock third gear sa ECU nakukuha. So, kailangan, tingnan muna natin yung sensor, mga sir. Okay? Okay, yung output sensor. So, ang tinuro, input. So, hindi kasi siya gumana, kaya kailangan pull out muna natin. Ito yung input shock speed sensor. Okay, so, ang nakita ko dito is yung kabilang, yung pinakagilid sa gawing kanan yan, maitim na siya. So, ibig sabihin, nababaran to ng kuryente. Either mga 12 volts yan, siya yung pinakamaitim. So, hindi ganito dapat ang cases nito, Kasi, pagka pinasok mong ganun, ground siya, ground. Pero hindi ko ba alam bakit ganito kaitim. Ground siya, sa base sa testing ko, ground siya. Tapos yung kabila, positive siya. Yung pinakadulo, positive. Yung pinakagilid, ground. Tapos yung pinakagitna, signal. Pero, hindi siya gumagana, mga sir. So, babasahin ko muna siya sa bench test natin sa multimeter. So, based dito, mga sir, sa pinout, yan, siya lang ang maitim. Yung pinakagilid. Yan, yung pinakagilid. Nasa gawing kaliwa. Siya ang pinakamaitim, Ayan. Okay, pagtusok, ganyan. Nakaharap to ganun. O, dito nga, sa gilid, banda. Siya nga ang tama. Okay, so. Yo, what's up? So, okay na siya mga sir. Nagawa na po natin yung portion natin. Kaso, sira po yung pyesa na nakakabit dito sa sasakyan ni sir. So, read codes tayo. Nag-bench test na po ako. So, ito po yung lumabas. Okay? Yan. Input turbine speed sensor. A. Circuit, no signal. Alright? So, sa bench test ko mga sir, short siya, short. Shortage. Okay? Shorted ang ang vehicle speed sensor input. Okay? So, hindi ko na siya buburahin. So, pag sinaksakan naman yan, kung saan naman mawala yan, tanggalin ko na to, scanner. So, palit ng sensor bukas. Okay. Reverse. Ayun, kumalabog. Drive. Yung kalabog konti. 1, 2. Yun, uga. Ulit. Yun. Okay, tsaka check engine.